Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Pia, itong aking sinasabi, saan ito nabanggit ng Pangulo at kamusta naman ang naging pagtanggap na tungkol dito sa Sovereign Wealth Fund? Kabayan sa isinagawang country strategy dialogue kahapon ng hapon na tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong panukalang pagtatayo ng Sovereign Wealth Fund bilang isa sa mga hakbang ng kanyang pamalaad para palaguin ang ekonomiya ng bansa. At kung mga opisyal ng gobyerno tatanungin, ay naging positibo naman umano ang naging pagtanggap dito sa World Economic Forum ng panukalang ito. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang maaabot, kundi mahihigitan pa ng Pilipinas ang tinatayang paglago ng ekonomiya na 6.5% para sa taong 2023. We project our economy to grow by around 7% in 2023. Our actual projection is 6.5, but there are signs that we might be able to surpass that. Our strong macroeconomic fundamentals, fiscal discipline, structural reforms, and liberalization of key sectors instituted over the years have enabled us to withstand the negative shocks caused by the pandemic and succeeding economic downturns and map a route towards a strong recovery. Ang inaasahang malakas na paglago ng ekonomiya ng bansa, taliwas umano sa matamlay na global economic outlook para sa taong ito, na ayon sa International Monetary Fund ay lalago lamang sa 2.7%, mas mababa pa sa 3.2% noong 2022 at 6% noong 2021. Sa dialogo na dinaluhan ng ilang mga CEO mula sa ibang bansa, tinalakay din ng Pangulo at ng kanyang economic team ang mga plano at strategiya ng kanyang administrasyon para mapalago ang ekonomiya, tugunan ang problema ng inflation at isulong ang energy at food security, pati na ang digitalization. Gaya ng inaasahan, bida rin ang binubuong Sovereign Wealth Fund ng kanyang administrasyon. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio, which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns, but also welfare effects spanning employment creation, improvement of public service, and a decrease in costs of economic activities. Dagdag pa ni Finance Secretary Benjamin Jokno, malaking tulong ang Sovereign Wealth Fund para pondohan ng mga infrastructure projects ng bansa. Kasi marami tayong proyekto na nangangailangan ng funding, infrastructure projects, pinanghihiram pa natin ng pera yun from Japan, China, IMF, ASA, World Bank, ADB. E ngayon kung meron tayong ganun fund, pwede natin gamitin yun para mapunduhan yun ang purpose nun. Pero kung pinuputakti ng kontrobersiya ang panukala sa Pilipinas, dito naman umano sa Davos ay naging positibo ang naging pagtanggap sa ideya na magkaroon ng Sovereign Wealth Fund ang Pilipinas. Marami pong interesado sa Pilipinas at syempre po sa Wealth Fund dahil ito ay isang pondo na nakikita nila na magagamit natin para lalong bumilis ang development ng ating bansa. And of course, as investors, gusto rin nila makita na active tayo sa infrastructure at sa mga products or funds that can help the government. Ayon naman kay Transport Secretary Jaime Bautista, pinuri rin sa forum ang umano'y magandang economic performance ng bansa. Nagpahayag din umano ng suporta sa mga proyekto sa transportasyon si dating British Prime Minister Tony Blair. Me personally, I was able to share with Mr. Tony Blair, no, the projects of the Department of Transportation, no, and he was very interested in supporting, especially the railway projects of the government, no, and sabi nga nila, it's a very good performance, no, and they hope that we will continue that good performance of the country. Inilahad din ng gobyerno mga investment opportunities sa Pilipinas, partikular sa larangan ng renewable energy, agro-processing, transportasyon at infrastructure development. Nananatili rin naman umunong bukas ang gobyerno sa mga bagong partnership para sa ikauunlad ng bansa.
Kabayan, kahapon din ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay IMF Managing Director Kristalina Georgieva at sa dating Prime Minister ng United Kingdom na si Tony Blair. Samantala, sa ikatlong araw ng World Economic Forum ay nakatakdang daluhan ng Pangulo ang ilang mga diskusyon o mga dialogue patungkol sa nutrition security, global cooperation at pati na sa infrastructure investments. Magkakaroon din siya ng one-on-one dialogue sa mismong presidente ng World Economic Forum na si Borge Brende. Kabayan. Maraming salamat, Pia Gutierrez.